I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Ang bawat proyekto ng pagtatayo namin ng mga bahay sa Katutubo ay nagsisimula sa isang text message. Paano kami makakatulong? Iyan ang madalas na tanong sa amin ng aming mga butihing sponsor. At pagkatapos, magdidesenyo kami ng simpleng mga bahay depende sa budget na ipinagkatiwala sa amin. At syempre, kailangan naming isaalang-alang ang kultura ng mga Katutubo. Ang unang araw ng konstruksyon, madalas na siyang pinakamabigat at mahirap na trabaho. Dahil madalas nasa kabundukan payapang nainirahan ng mga Katutubo, nangangahulugan ito na mas malayong pagbubuhat ng mga materyalis. Mga daan na kung minsan ay masukal at malusak at kung minsan ay may mga ahas pa nga ang madalas naming dinaraanan. Matapos na maituro sa amin ang may-ari ng lupa kung saan kami magkakapatid pinahihintulutang magtayo ng simpleng bahay, magsisimula na ang konstruksyon. Maghahawan kami, maglilinis, magtatanggal ng mga sanga ng mga punong kahoy at magpapatag ng lupang pagtitirikan ng bahay. Siyempre, hindi namin kaya nalilimutang magkape. One of our best experience sa proyektong ito ay ang magkape habang ini-enjoy ang sariwang hangin sa kabundukan. Maliban na lang kapag bumuhos ang malakas na ulan. Totoo, payak at simpleng mga bahay ang ginagawa namin para sa mga Katutubo. Pero hindi ito dahilan para hindi namin pagbutihin ang aming mga ginagawang bahay. Kaya tinitiyak namin na nasa tamang sukat, nasa hulog, eskwalado ang mga poste nito. At dahil sa poste na kasalalay ang tibay ng bahay, tinitiyak din namin na matibay at malalaki ang mga poste ang ginagamit namin para tumagal ang bahay at mas mapakinabangan ito ng mga Katutubo. Surpresa namin ginawa ng bahay ang isang pamilyang Manide na matagal lang humihiling sa amin ng bahay. Ang pamilyang ito ang pinakamahiyain dito sa tribo. Ano kaya ang magiging reaksyon nila? So yung panoorin hanggang sa katapusan ng video ito. We'll be right back.
po tayo ng lason sa bukbok at anay para mas tumibay yung kahoy. Nakaward, bago lang tayo sa soil treatment para wala pong makit na anay sa bahay at para wala din bukbok. Di ba pang insekto na pwede kuhain ng mga kahoy at para tumibay yung bahay na ginagawa po natin. Nasaan po ito mga kaward? Salig na yan? Sa aming pamamalagi sa tribo, natuklasan namin na malaking bahagi ng buhay nila ang ginugugol nila sa paggawa ng mga bahay nila. Iyan ay dahil sa mga anay na palaging sumisira ng mga bahay nila na matagal nilang itinayo. Kaya maikling panahon lamang nilang ginagamit ang mga bahay nila at palagi silang gumagawa ng bago. Yan din ang dahilan kung bakit lagi kaming gumagamit ng mga lason sa bawat bahay na ginagawa namin sa tribo. Yan din ang dahilan kung bakit hard flex ang ginagamit namin pang dingding. Dahil hindi ito kinakain ng anay, hindi ito nasusunog o nasisira ng ulan at init. Laking tuwa din ang tribo sa tuwing makikita nila na yero ang ginagamit namin pambubong sa mga bahay na ginagawa namin. Dahil sabi nila, sa buong buhay nila, pawid ang nagiging panangga nila sa ulan at sikat ng araw na mabilis ding nasisira. Ay, oh, pambihira. Sugat. Uy! Siyempre, na-aksidente rin kami. Nasasaktan at nasusugatan. Ano kami, si Superman? Pero baliwala iyan kumpara sa kagalakang tinaraglay namin dahil sa pagtulong sa iba. May kasabihan nga, di ba? Mahigit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Lalo na tuwing nasapit ang dapit hapon. Dahil nakikipaglaro kami sa tribo, sa playground na kami rin mismo ang gumawa sa tulong ng aming butihing sponsor. At dahil walang ilaw sa tribo, okay lang yan kahit abutin kami ng dilim. At sa kinaumagahan, nagsisimula kami sa pamamagitan ng pagkaplano kung ano pa ang dapat namin idagdag depende sa budget na hawak namin. And we will stop judging each other. No more violence and no more hate crime. That is a world you cannot hide. Tapos na po mga kawal, yung bahay na ginawa po natin. Ito na po yung kinalabasan. Sponsored by Mama Seth. Maraming salamat po Mama Seth. Ayusin na po kayo kung medyo po natagalan. Ang budget po nito ay 38,000. Gumawa kami ng jalousie with grills, dalawa. At automatic po yan, pati yung pinto. At subukan natin yung pintuan, mga kawad. Okay. Yan, ayos mga kawad. Ayan, subukan naman natin yung window 1.
Ah, ayos mga kawal. Tutulang, sige. Yung kawal, subukan naman itong window 2. Ayos. Ah, naroon si Bad Life Beat pala sa loob mga kawal. Ayaw mga loob kasi nga pa. Hey! Madilin, ilawan po natin mga kawal type. Aba! At bumili po kami ng solar panel. Ito pong solar panel pong ito ay napakahalaga po dito sa kanila dahil marami po itong gamit. Pwede po mag-charge dito ang cellphone, plus light, at ito pong ating biniling kanilang magiging ilaw dito. Ayan, pwede po nilang i-charge ito dito para sa gabi maliwanag po sila. Ayan. Kaya ganito po ang aming binili. Maraming salamat po, Mama Seth. Ito po yung kanilang Katri, double dick. Kagaya po ng lagi namin ginagawa, double dick na po yung aming ginagawa. At ito po yung grocery. Bigas, biskuit sa mga bata. Pangulang po, grocery. Meron pong banig at dalawang unan. Para po sa pamilya. Pamilya na mabibigyan po rin itong bahay na ito na pinagawa po ni Mama Seth. Tingnan natin mga kawan kung kanilang lutuan. Lang, ito naman mga kawad, yung kanilang lutuan. Habang ginagawa namin yung bahay na ito, dito na rin kami nagluluto ng mainit na tubig para sa aming merienda. Ito lang yung pangkaraniwang lutuan nila mga kawad. Dahil karaniwan, kahoy lang po yung ginagamit nila. Maraming panggatong dito mga kawad na pwede nilang makuha. Pag may natira kaming pera mula sa aming budget, ibinibili namin ito ng kaunting grocery. Dahil malaking bagay na ito para sa isang pamilyang katutubo. Oras na para sorpresahin ang pamilyang ginawa namin ng bahay. Sa tuwing pupunta kami sa tribo at makikita ang resulta ng 8 buwang pamamalagi namin sa tribo, it feels so good. Ito ang pinakaunang bahay na ginawa namin sa tribo. Matagal-tagal na rin, hindi pa lubos ang tiwala nila sa amin noon. At dahil hindi nila kultura na magkaroon ng palikuran malapit sa bahay nila, nagtayo na lamang kami ng public CR sa gitna ng kanilang komunidad. At dahil napatunayan na namin sa tribo na talagang nagmamalasakit kami sa kanila, nakuha na namin ang tiwala nila, kung kaya't madalas na silang nakikipaglaro sa amin. Ito ang playground na kami rin ang gumawa sa tulong ng aming butihing sponsor. At ang higit na nagpapasaya sa amin, ang makita na namumunga na at napapakinabangan na ang mga tanim na pinatanim sa kanila ng aming mga sponsor. Parang kailan lang, maliit pa itong native na baboy na dinala namin sa kanila. Ito nga no. Ito na po mga kawad, si Rodel. Lahat po ito lalaki nanay. Sa ngayon po mga kawad, ito lang po si Rosbin, yung panganay pala ang may pangalan. Ito pong dalawa, wala pa pong pangalan sa ngayon. Dahil sila po pa nagpapangalan po sa mga anak nila kapag ka malaki-laki na, nakakaintindi na. Sa ngayon po, tawagin po natin itong si Leonard. Si Kawhi Leonard. At ito naman pong isa, si Paul George. Paul George, ng LA Clippers. Shoutout nga pala sa LA Clippers, kay Tyron Lue. At kay Steve Ballmer, ng LA Clippers. Meron po kami yung sorpresa. Meron tayong sorpresa, mga kawad, kay Rowell. Ito po yung misis niya, si Maribik at si Lola Ami. Ayan. Ang surpresa po natin kay Rowell ay ito. Rowell, ang surpresa namin sa'yo. Alam mo kung ano ito? Tusi kaya ito ng ano? Bahay. Ah, alam na. Alam na ni Rowell. Siguro nakikita niya na yung ginagawa natin. Ayan. Matagal na po ito nag-request sa amin si Rowell ng bahay. Ngayon po, natupad na natin yung pangarap niya na gawa natin siya ng isang bahay. Ayan, ibibigay na po natin sa kanya yung ating regalo na paggawa ni Mama Seth sa bahay. So, bro, ayan. Ngayon ay, titingnan natin yung bahay na ginawa namin para sa inyo. Ayan. Sige, samahan nyo kami. Sa, punta tayo. Tara, Lola Ami.
Puntahan natin. Meron doon biskuit. Tara. Ito kasi makain nila, Kakawad. Ngayon na. Ngayon na. Kaya gumawa na po tayo ng bahay para sa kanila. Napaalam na po sila dito, mga Kakawad, sa bahay nila. Na matagal po nilang tinirahan. Ayon po sa kanila, may 2 taon na daw po itong bahay nilang ito. Na tinirahan nila. Pero dahil po inanay na, kailangan din nila itong iwanan. Yun po ang malaking problema nila dito, mga Kakawad, yung anay. Bubulok po ang poste, tingnan nyo. Ito po. Kaya tayo po, naglason po tayo sa anay. Nag-spray po tayo, nag-soil treatment tayo para tumagal yung bahay. Tara, samahan po natin sila. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ito'y pinagawa, mama set, para sa pamilya ni Loli. 1, 2, 3. Oh, I hope someday people won't discriminate, and the world will change to a less judgy place. Maraming salamat po kay Mama Sita. Yan. At binigyan niyo po kami ng bahay na katulad po nito. Yan. Okay. Dika. Yon. Ah, tika lang, tika lang. Ano kaya? Salamat po, Mama Sita. Yan, Mama Sita. Maraming salamat po. Okay. Ito yung solar. Pwede dito mag-charge ng cellphone, flashlight, lahat. Ipakita ko sa inyo, ano? Bumili na kami para kahit ano pwedeng i-charge dito. Ito yung flashlight. Ito siya. Kahit ano, pwede nyo i-charge dito. Bibilad lang sa araw habang nakabilad. Bibilad lang sa araw. At ito, ito ang ilan nyo rito. Kacharge nyo lang ito dyan. Pwede sa kuryente, pwede dyan. Bumili na kami yan. Ano? Ito ang switch niya. Okay. Aba, may ilan na si Roslyn. Lagyan na natin ito dito, maliwanag na tayo. Charge lang, yan. Ito yung inyong grocery. Bumili kami ng banig. Yan. Pwede din. Yan, sila na, okay. Ito na po, Mama Sit. Sila na po, yung pamilya ni Noli. Si Maribig at si Lola Ami at yung apat na anak ni Noli. Sila po yung ating sorpresang ginawa ng bahay. Yan. Ito po si Noli. Sige po, kausapin natin si Noli. Sige po, salamat tayo kay Mama Sit. Mama Sit, maraming salamat po sa binigay ninyo na tulong para sa amin. Para po magkaroon kami ng bahay na ganito. Naaawaan na rin po ako sa pamilya ko, sa mga anak ko. Sa nanay ko. Maraming salamat po talaga sa mga binigay po ninyo sa amin na tulong. Okay na. Sige, yan si Maribik naman. Sige, Ming. Maraming salamat din po, Mama Sit. Wala ang sis. Maraming salamat sa inyo at ginawaan ninyo kami ng bahay.
Kaya maraming salamat na. Yan. Maraming salamat po muli, Mama Sit. Kagaya po na sabi nila, mayroon na silang bahay na matitirahan na hindi na sila mababasa. At saka yung bahay nila, kagaya po na nakita natin, malapit ng guiba, ano, muli. Gumagalaw na. Butas na yung bubong, naulan na ano, mabuti ngayon, tag-init. Kaya lang pag ulan uli, ulan na naman, ano po. Ito po, yero. Pero, saka di malamig at hard deflex. Kaya maraming salamat po, Mama Sit, sa pinagawaan yung bahay. Salamat po, Mama Sit! Salamat po! He said one day this world will be more kind and we will stop judging. Maraming salamat po sa aming mga sponsor. Lahat po na aming mga sponsor sa mga nagdaang mga proyekto. Yan. Ito po, pinagawa ni Mama Sit. Sunod na po si Tita Reggie. Pasensya na po sa abala, Tita Reggie. Sunod na po yung sa inyong pabahay. Ako ang kawawang cowboy. Ang babunggan ko'y champoy. Ang pananghalian ko ay laging kamuting kahoy. Kahoy! Ang ati ko at ang kuya, ang nanay, tatay at lola, ang buong pamilya. Silang lahat ay hindi cowboy. Ako'y nag-iisang palaboy. Ang aking kabayong dala, walang paa.